Welcome to my channel. Ako po si Angel and for today's video ay gagawa tayo ng Yunbin pillow. Kabilaan yan and then may zipper pa para madaling labhan. At kung gusto nyo mapanalunan ang pillow na ito, mag-click lang ng subscribe, like and share this video. And at the end of this video, ibigay ko ang code para mapanalunan nyo ang Hugaboard pillow na ito. Mga materyales na gagamitin natin para makagawa ng Yunbin pillow ay dalawang pirasong tela na may picture ni Yunbin, siyempre, kabilaan din yan. At isang unan na gawa na, pero ang nasa loob nito ay open fiber. At siyempre, gunting para magkupit yung mga gilid-gilid niya. Ito ay pang-trim sa mga maliliit na sinulid. Para useful, gagamit tayo ng zipper. Turuan ko kayo kung paano gumawa ng zipper pillow. Then, ito ay optional lamang. Kung gusto nyo gawin na siyang pang-negosyo, lagyan nyo ng label. Comment lang kayo kung gusto nyo matutunan din paggawa ng ganitong personalized na label. Okay, let's get started! Una, kunin natin yung ating pin-repair na dalawang tela. Pagharapin natin siya. Ayan. Ito yung front side, ito yung back side. Tapos, tignan natin, pagtapatin nyo yung kanyang dulot-dulo, kailangan pantay. Kasi pag hindi pantay yung kanyang mga margin, palin yung unan mo. Sa baba, lalagyan muna natin ng zipper. Dito sa baba ay mga half inch. Nalinyahan na natin siya, natahin na natin siya ng pababa ng ganyan. Buksan mo to, then saka natin ilapag ulit. Sure na itong guhit na to, paghiwalayin mo siya. And then, itong front side ng zipper ay tatapat din natin to. Kumbaga, line to line siya. Okay? Pananahin ng zipper, kailangan natin ng ganitong zipper hood. Pasensya na kayo sa inyo. Okay. Ingat lang kayo, baka matahin niyo yung mga twist dito. Forward and then backward. Forward. Then angat. Kabila ulit. Para hindi matamaan yung kanyang slider, igigilid natin. Kasi pag ito natamaan, check na mapuputol lang yung karayom. Okay, mag-stop tayo dito sa kung saan kayo nag-start. Then, ikot ulit para ma-lock na natin siya. Back stitch. Mas matibay. And then, pin natin tong mga excess na sinulit. Thank you.
kalabasan niya. So, kung tatanong niyo, paano natin siya mahahawakan yung jeepney dito? Paano natin siya mabubuksan sa kamay sa sana? Ngayon, tatastasin natin yung ginawa natin dito. Gamit kayo ng ganitong pagtastas. Make sure lang na hindi natin nadahan-dahan dahil baka masugatan natin yung tela. Kasi ang mga customer ngayon masyadong maselan, konting damage lang. Magiging complaint na yan. Kaya ingatan natin yung mga damage na mangyayari. Huwag tayo magmamadali. Tanggalin natin itong mga nakausli na pinastas natin sinulid para mas maging malinis pa. Okay. After that, balik-balik natin. Tatansyahin natin ulit. Tatapatin niyo yung ganito. Ayan. Dulo-dulo para alam natin na meron siyang yung pinaka-margin. By the way guys, ito nga palang sewing machine na ito ay Singer, and then ang model niya is 131C. In-order namin siya doon and then deliver na lang sa store namin. Okay. Linyahan na natin sa gilid. Huwag kakalimutan mag-backstitch para mas matibay. Natagal siya ng ilang taon na walang magiging complain na ay sira na, butas na rin yan. Dahil yun sa pahit. Kasi ang print na to kahit kailan di siya kukupas. Okay, twist natin. Madaling gamitin ang motor na ito, tsaka tahimik pa. Tapos, maliit lang ang motor niya, kaya mas sobrang tipid lang sa kuryente. Lagay tayo ng ganitong tag. Para mas ma-personalize natin. Pwede rin naman kayong mag-comment dyan para suggest kung gusto nyo malaman paano gumawa ng personalized tag. Okay, that's it. Screen na natin. Okay guys, yun nga pala, ganyan lang yung pinaka spacing niya, half inch lang. Kung nakikita niyo ganyan, half inch lang. Huwag niyo isasagad dun sa sinulid ang gupit kasi madaling masira yan. I-open natin yung zipper dito. Open na natin. Pasensya na kayo sa nail polish ko kasi nga lockdown, wala akong mabiling remover na tips like that. Babuksan na natin. Mabalik pa rin ha. Ito na yung pinaka pillow cover natin. Mas maganda yung ganitong naka-zipper yung pillow kasi para hindi natin yung malanghap ba yung pillow mismo.
kailangan meron ganitong cover. Kumbaga, di ba ito nga yung pinakapunta niya? Mas matibay siya. Maganda, oh. Wow. And lagay na natin ang pillow para mabuo na natin. And pasok mo lang yan. Yung dulo-dulo, pagtapatin nyo ito. Tsaka yung pinaka-corner ng mga unan. Kasi pag paling yung lagay nyo, paling na rin yung unan. Hindi masyadong ma-appreciate yan ng pagbibigyan. Okay, saka na natin ang zipper. Pagandahan. Pero sure ako na matibay yan. Talagang sobrang linaw ng print. Kung makapansin mo, ito yung mga ginagawa natin. Sobrang tibay niya, pati tahi niya, ika-quality check pa yan. At ito, kung gusto nyo, personalized din, pwede na ito ay safe sa bata, safe sa mga buntis, safe din sa matatanda, dahil gumawa tayo ng ganitong may pillow cover na may zipper pa para mas madali siyang labhan, bubuksan nyo lang yan para madali siyang matanggal. At sobrang lambot niyan, sobrang linaw ng print. At dahil tinapos mo ang video nito, narito ang hope. I love you. Comment mo lang dito sa baba at pipili ako kung sino ang lucky winners para makamit at mayakap si Yundi. Thank you for watching. Bye!